silungan, walang malalapitan. Sana may luha pa akong mailuluha at ang mabawasan ang aking kalungkutan. Abutan ng silya at palanggana kasi baka kung anong malaglag. Baka kung anong malaglag, girl. Paano mo naaabot yung ganong klaseng kataasan nota hanggang ngayon? Hindi ko po alam din. Siguro disiplina din. Disiplina? Kailangan po ng disiplina eh. Kasi pagka nag-age tayo, talagang bumababa yung range natin. Oo, so, nakaka-nervous yung kanta, sa totoo lang. Enjoy ako, pero maabot kaya niya yung susunod na octave? Hindi ba? Yan ang Kakay Bautista. Pero hindi lang yan ang talent niya. O hindi ba? Ang galing rin niyang rumakit sa kung ano mga bagay. Malalaman ninyo lahat ng hugot ni Kakay Bautista, syempre, at yung lahat ng kanyang mga naging karanasan sa teatro, telebisyon, pelikula, at sa buhay. O, di ba? At sa mga relasyon. At marami pang iba. Dito lang sa Corina Interviews! And Kakay Bautista's in the house! Wow! Kinakabahan ako! Wow! O, diba? First time. Yes! Ha? Diba first time? Yung ano, mahabang interview. Grabe, oo. Dati paraket-raket lang siya sa magazine show. O ngayon, ikaw na ang guest ko talaga. Oh. Kaya nga, kinakabahan po ako. Nakasalalay po dito yung mga madaming shows namin ni Madam Together. Kaya, kinailangan mong umoo. Pero sa totoo lang, napakaganda ng kwento ni Kakay Bautista. Marami ang hindi nakakaalam kung ano yung kanya naging journey sa buhay. Journey. Grabe yung buhay mo, ano? Parang pang, ano talaga, pang teleserye. Ano, no? Medyo, madam. Diba? Kung baka medyo naman ako. O, diba? Parang, kaya nakilala siya na talagang, wow, theater actress, turned TV movie actress. Yeah. Teka muna, joke ba talaga yon? Saan ka pinanganak? Sa Santa Ana, Manila. Sa Karerahan. Kaya tinan mo, oh. Mukhang Yoka Bay. Hindi ako naniniwala. Hindi, totoo nga, madam. Sa Kalyon kami nakatera. Doon ka na talaga lumaki hanggang adulthood? Hindi po. Teenager? Mga ano po, umalis kami doon, mga 4 ba ako? 5 years old. Ah, 4 or 5. Okay. Umalis kami doon ng lola ko. Oo. Kasi, paano ka na? Oh. Binenta niya po yung kanyang bahay doon. Tapos,
sinama niya po ako sa Laguna. Bumili po siya ng bahay sa Pasita, sa Laguna, tapos doon po kami tumira. Ang kasama ko po, lola ko, ako, at saka ang lolo kong Bulag at Bingi. Ang lolo mo, Bulag at Bingi? Opo, nabingi. What? Na ano siya, una nabulag siya, tapos na sobrang sa gamot, nabingi. Ha? Ah, pero lumaki naman siya at nagkaroon ng pamilya na kumpleto. Mm-mm. So parang naging single parent din yung lola mo. Eh, oo, kasi syempre yung asawa niya, baldado rin. Mm-mm. Siya talaga nag-aalaga. Siya talaga. So yung lola mo, ano, lagarista, raketera. Ano siya eh, sustentado siya ng mga anak niya abroad. Tsaka lalo na yung sumusuporta din sa akin, yung tito ko na nasa Canada ngayon, siya ang nagsuporta din sa amin ng lola ko at ng lolo ko. So, kumbaga, parang pagka walang padala ang tito ko, nga. Tipid-tipid. Pero pag padala, medyo masarap yung ulam, medyo ganun. Pero sinusuportahan kami kasi siya rin din ang nagpaaral sa akin nung elementary. Hanggang college siya din nagpaaral sa akin. So, kaya yung lola ko, yun lang ang ano niya. Yun lang talaga yung kinakabuhay niya noon sa mga anak niya din. Mm. Sa mga, tsaka, ang lola ko kasi magaling mag-ipon. Madami siyang mga naitatabing, ang dami yung alahas. At tsaka, ang lola ko, Madam Castilla, meron siyang lahing Kastila. Oh, wow. Okay. So, medyo habla Espanyol? Yeah. Tapos kinatawag ako ng si. Kachule, ven aquí! Huh? Nag-iilya na naman si Lola. Ano yung ven aquí? Halika dito, halika. Dito. Oh, ganyan. Sabi ko, huwag mo na kayo nakausap naman mga ganyan. Kasi hindi ko naiintindihan kahit nag-ano siya. Minsan paggalit, dire-diretso, ganyan. Pero cute ka nung baby ka. Ay, cute ako, Madam. Totoo. Hinihiram ako ng mga kapitbahay ko namin picture, sa Santa Ana. Oh, kayong humusgaya ng picture. Oh, ayan. Ang ganda ko nung bata ko, hindi pata nakausbong na ganun, diretso lang siya. So how would you describe yourself? Makulit, komedyante ka na noon, seryosong bata? Ano ka noon? Naku, Madam, makulit na talaga ako noon. Tsaka para akong aligaga lagi, yung energy ko talaga, laging 101%. Alam mo yung batang kalye na nagkakanaw sa kanal sa gutter ng pag umuulan. Makat ang puno. Oo, ganun. Tapos, Madam, lagi ako may kinukuting-ting, tapos lagi akong busy. Kasi, ang lola ko kasi, di ba nauso pa yung TV na ganun? Pagkatapos na kumain, manunood na yan. Manunood na yan ang noontime show na favorite niya. Tapos pagkatapos niya manood noon, naasik ko sa niya yung lolo ko. Ako naman, manunood ako ng mga lumang pelikula. Pagkatapos noon, kung anong makita kong pwede kong puting-tingin, mga damit ko, susulsihan ko, ganyan. Wala kasi ako masyadong laruan noon eh. Okay. So ang ano ko, yung very recreational yung mga ginagawa ko. Minsan, nagkakalkal ako doon ng mga halahalaman doon sa garden ng lola ko. Tapos, nagbubungkal ako ng mga kung anik-anik. Kailangan lagi ako may ginagawa. Pero maparaan ka daw talagang bata. Oo, Madam. Maparaan ka. Kahit wala kang laruan, ikaw ang mag-iimbento, gagawa ka ng sarili mong laruan. Wala, Madam. Kasi di ba naalala nyo nung mga bata tayo, nung 90s yan, nung 80s, uso yung bubbles. Di ba yung uso yung mga parang may lalagyan na ganyan na bubbles, tapos plastic yan, igagan mo. Eh, plastic ba nung uso, di ba? Aba, siyempre yung mga kalaro ko dun sa Pasita, nakakaluwag-luwag sa buhay. Bubbles? Paano kaya ako nyan? So, may mga puno-puno kami sa likod. So, manghihingi ako ng tangkay ng papaya. Tapos yung gumamela, didikdikin ko yun. Kala nyo, bubbles-bubbles yan kayo dyan. Sa haluan kang tubig, haluan ko yung sabon, na powder, Madam, haluan ko. Ay, mas maganda yung bubbles. Tapos, poporma ako dun sa labas ng gate namin, dun ako nung papaya na Sabi na, uy, Kay, ba't ang galing yung bubbles mo? Saan mo binili? Sige ko, tangkay lang ng papaya, no? Ganun ako. Oh, di ba? Ang ganda nung laruan ko. Meron akong ganyan. Tapos, Madam, yung mga damit ko, uso kasi yung mga beads. Uso yun nung bata ako. Yung mga iba-ibang kulay ng beads, sinusuot sa mga bata, di ba? Yung mga 6 years old na bata, yung pupunta sa school. May ang gaganda. Tapos, para mga sera-seramik, gano'n. Wala naman akong gano'n. Gagawin ko, Madam. Pipitasin ko yung mga santan dun sa harapan namin. Gagawin kong pulseras. At saka, kwintas. Dami, Madam, gagawin kong pulseras. Saka dito. So, sabi ko, gagawa na lang ako sarili ko, ganyan. Kahit nung high school, Madam, nauso yung mga lalagyan mo ng sequins yung pantalon, gugupitin ko yung pantalon. Ganyan, low waist, lalagyan ko ng sequins. Ah, totoo. Kasi wala akong pambili. Correct. So sabi ko, wala naman akong makukuhanan ng pambili, hindi naman ako bibigyan ng lola ko. Ako na lang gagawa. Para daw kasi sa tuition, no? Oo nga. Ako na lang gagawa. Pero parang yung mga ganong klaseng kakulangan sa buhay, kaya ka naging maparaan. Mm-mm, Madam. Diba? Oo. Doon naman galing yun dala ng pangangailangan. Yes, paraan talaga. In fact, wala siyang pang tuition nun.
O, at kwento mo kung ano yung diskarte mo na wala kang pang tuition. Ang ginawa niya, ginalingan mo sa ibang bagay, right? Ginalingan ko, madam. Kasi nga nung high school, syempre elementary, medyo okay-okay pa. Eh, pag high school, di ba, syempre, ang dami ng requirement, di ba? Magsimula yan sa ano eh, uniform, madam. So ako, ang gagawin ko, kunyari meron ko klase na mahaba yung palda. Tapos, kunyari, pagkaano na, pag may mga retaso sila, minsan hinihingi ko, yun na idudugtong ko sa ilal, sa ibabaw, mm-mm, para matakpan nung pang taas. Oh. So, mahaba na ulit yung palda ko. Hihingiin ko yun kasi, madam, ang mahal nung tela. Bibili ka sa school. Okay. Tapos, pati yung pantaas. Tapos, yung mga retaso, kasi lalagyan mo ng number yun ng high school, ganyan. O, ayan, isa yan sa nung high school ako. So, pagka anong year mo, isa, dalawa, ganun. Hihingin ko na lang retaso, ganyan. Tapos, itatahi ko yun. Hindi ko ipapatahi, ako magtatahi. Okay. Kasi mataas yung grade ko sa THE sa pananahe. Okay. So, aral ako. Oh. So, sa school, dahil wala, minsan late yung padala ng tito ko, so, nalilate ako sa pagbabayad ng tuition. Siyempre, pag, di ba, no, high school, pipirmahan mo yung permit, o wala kang clearance to take the exam. Pag wala yung permit, ang gagawin ko. Dahil, nung time na yon ang grading system is cumulative. Ibig sabihin, mataas yung, parang 60% of your extracurricular activity, yun yung grade mo, 60% of your final grade sa quarter na yun. So, ang sabi ko, paano ko kayo mahatak yung grade ko? Kasi wala akong exam. Tapos, recitation, okay naman ako. Para mataas grade. Ay, sumali ako, slogan making, poster making, jingle making, dance contest, singing contest, kundi man. Lahat talaga sinalihan ko, madam. Tapos, sabi nila, oh, sige, hindi mo na nasalihan. Isa na lang hindi mo na sasalihan. Quiz B, sumali ako, monologue, ganyan lahat. Sinalihan ko, ay, ang taas ng grade ko. Perfect ko yung 60% nung ano, cumulative grading system. Oh, pasado. Kahit wala akong exam, madam. Yeah. Tsaka recitation. Ay, recitation, notes. Recitation, sagot lang ang sagot. Ganun, madam. Saan mo kaya naman na yan? Hindi ko nga po alam eh. Siguro sa mama ko, kasi mama ko ganun, maparaan siya eh. Ah, maparaan. Oo, maparaan ang mama ko. Masipag siya sa ganun. Sabi ko, kaysa malungkot ako sa kakulungan sa buhay ko, edi punuan ko na lang ng diskarte. Tama naman yun. Oo, diba, madam? Ganun talaga. At saka ano, push talaga ako sa mga teacher. Yun nga yung pinagbenta ako ng teacher ko ng mani-mani, ganyan, ng mga beans. Kasi awang-awa siya siguro sa akin nung araw na yun. Parang lugmong-lugbo. Kasi gustong-gusto kong makapag-exam ng third quarterly exam. So, importante siya. So, sabi ko, Miss Pastolero, naalala ko pa yung pangalan niya, Miss Pastolero. Sabi niya, minamatahan niya kung saan maghintay ka mamaya ako. Kasi malalaman yung mga Marites kong kaklase, ay, si Bautista, pin-exam kahit walang permit, gaganunin ako. Correct. Hintayin mo ko, ipapasa ko lang itong mga exam, no? ganyan, mamaya ka na umuwi. Sabi niya, eto yung tray ng mga green peas, yung mani, at saka yung beans. Ibenta mo, ha? Wala ka ng cut dyan. Pag nabenta mo lahat yan, papa-examine ka, huwag kang umuwi, huli ka uuwi. Ay, madam, talaga. Lahat ng section dun sa baba, mga panghapon. Oy. Dalawang piso lang, bumili ka, ha? Para makamag-exam. Bautista, wala na. Hindi, bumili ka. Green peas lang ito, dalawang piso lang ito, para makapag-exam. Sige na, bibili na ako. Hanggang naubos ko, madam. So, alas 8 na sa school pa ako, kahit uwian na. Kasi nag-exam ako. Tinapos ko. At saka perfect ko yung exam. Talaga? So talagang ano, maparaan. Tsaka hindi, yung tipong ipinanganak ka sa kakulangan, pero imbis na bilangin mo yung kulang mo, pinunuan mo na lang. Mm-mm. Hindi ako naawas. Naawa ako, very, very light. Nung siguro nung bata ako, gano'n naman eh. Pag bata ka pa, gano'n, lagi niisip mo na, oh, aping-api ka, gano'n. Pero habang ano ko, nag-age ako, high school nung pa-college, hindi na ako naawa sa sarili ko, gagalingan ko na lang. Yung bullying, nakatikim ka daw ng ganyan nung high school. Ang tawag nila sa akin nung high school, Tiger Shark. Kasi meron ano, may ano? Cartoons dati na Tiger Shark, gano'n. Oh. Inaasar nila ako itong mga ano, lower year, tsaka mga higher batch. Tsaka yung mga, syempre yung mga babae, di ba, pagka high school, andyan yung peer pressure na ang ganda naman ng buhok, ang ganda ng bag, ang bango, ganyan. So ako, sisilip-silip ako ganyan, tapos gaganunin ako ng mga higher year nung ano na. O bakit? Gaganunin ako. Tapos, yung mga, oy, Tiger Shark! Sabi yung ganun sa akin. Malis ka nga dyan. Minsan, isang beses na alala ko, umiyak lang ako ng isang beses. Tapos sabi ko, ganun ba? Hindi ko pinupunuan yung sakit nung pangbubuli. Oo. Para sila na mismo yung magsabi na, sila na mismo yung umano na, ay, galing naman pala, wag nating anuhin. Ah, so yun ang ginawa mong paraan talaga? Oo. So okay naman, naging mag-friends naman hindi, kayo. Hindi ko pa rin sila friends. Tapos ako naging favorite ng mga professor namin. Favorite talaga, kahit sa CAT. Tuwan-tuwa sila sa akin kasi
yung jolly person. So, yun ang paraan mo ng paglaban sa mga nangaapi sa'yo. Kasi madam, sabi ko nga eh, hindi lahat ng maganda o maganda estado sa buhay. Meron kasing certain charm ang isang tao eh. So feeling ko, yung charm, pati yung directress namin, tsaka yung principal namin, talagang hanggang ngayon, namimiss ka na namin. Kasi kahit magulo ako, makulit, kumbaga parang naging teacher's pet ako. So yung diskarte mo naman ng kolehiyo ay pabanda. Kumakanta ka na. Oo, kumakanta na ako. Oh, di ba? Pinagpala ng talent. Abilidad na plus talent equals success. Yeah! Success! Oh, isa pa niyang diskarte. Maliban sa sinalihan na lahat. Oh, siya ang tagagawa ng term. Alam ba ng mga teacher mo to? Pwede ka pa bang habulin ng... pwede ka pa bang habulan ng suspension? Siya ang gumagawa ng mga term paper at assignment ng classmate. Kasi madam, kasi nung college kasi, wala nga, 50 pesos lang ang baon ko. Pagka kunyari nagutom ako at nagastos ko yung pang ngayong araw ko, maglalakad ako. So wala na talaga akong pera. Mga haharabat na lang ako ng 20, gano'n. Pa-20 ka naman, gano'n. Yung mga kaibigan ko, yung mga nakakaluwag-luwag. Ang gagawin ko, gagalingan ko na naman. Ang ganda ng ano ko, essay. Ganda ng mga reaction paper ko. Tapos, pag nabasa niya, tapos, syempre, Bautista, uno ko dito, ganyan, ang taas ng grade. Okay, malalaman ng mga atribido ko, mga kaklase. Bautista, ikaw gumana, ano ko. Gagano sa akin. Ano kapalit? Libre mo akong lunch tsaka dinner. Yun ang ginagawa ko sa Philo, sa Teo, all sides. Ikaw lahat ang gumagawa? Pag mga ano lang. Magkano isang term paper sa'yo? Wala naman, madam. Hindi nga magkano eh. Libre lang eh. Pagkain. Aba, libre-libre lang. Isang at least. Isang tapsilogan niya. Yung pangkain mo lang. Oo, para na ano na ako. Oh, wow. Libre na ako ng pangkain okay. ko. At dahil napakagalingan niya sa eskwelahan, dahil madiskarte, excuse me, may academic... Ano ka rin naman? Ability? Hindi naman lahat dinaan sa pagsusulsi. Hindi naman lahat dinaan sa diskarte. Magaling ka rin naman academically. So, dahil ang galing niya, nakatapos ang kolehiyo, so isipin mo, di ba, una gusto mo maging abogado. Ano pa yung mga una mong ambisyon? Writer, abogado, dancer. Writer. Dancer. Gusto rin niya maging dancer. Mm-mm. Pero, pwede rin abogado, di ba? Pero, paano siya napunta sa entablado? Yes. Ayon ang tanong. Mm-hmm. Paano napunta sa theater? Theater! At doon na ipinanganak ang kinilala nating CEO. Wala na yung mga tawag-tawag sa'yo dati, di ba? Si Kakay Bautista na siya, yes. Di ba? Wagi! Lumusot! Lumusot! Grabe! Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang digalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot-kayang halaga. Kaya huwag ka na mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo. Sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. My name is Minty Malabrigo. Ate, boy of the month, I see! Minty Malabrigo! What is this copy? Sorry
po, Miss Minty. Are you insulting my taste buds? Magtrabaho na kayo! Love, Boss Leng, and Tali. Tuwing Linggo, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Naku, sa unang bahagi pa lang ng kwentong buhay nitong si Kakay, ulam na. Diba? Pang maalaala mo kaya na eh. Ang buhay mo. Masyado ando pa lang makulay. Tayo sa pagtatapos ng kabataan. Eh di lalong naging theatrical ang buhay nung talaga nag-teatro na siya. Yes. O paano? O, nasa Laguna pa rin tayo. Opo, nag-Laguna ako. Madam, bago po ako graduate nung college, nagyaya po itong mga lower batch na mga kaibigan ko sa school. Sabi niya, Mama Kai, sumama ka sa aming audition kami dito sa theater workshop. Libre lang to. So, sinama nila ako sa binyan. Natanggap po ako. So, nung natanggap ako, medyo culture shock ako na gano'n yung, ano ba yung gagawin sa teatro? Eh, nung nag-workshop ako sa Laguna, sa Tanghalang Binyan, sobra ako na in love sa theater. Sobrang, to the point na hindi ako pumasok sa unang araw ng trabaho kong, totoong trabaho ko. Kasi, madam, nung nag-workshop na kami, summer yun eh, graduate na ako. So, naghanap na ako ng trabaho. So, nag-apply po ako ng trabaho sa isang company that supports OFWs. Tapos, meron po silang broadsheet sa company nila nung naghanap sila ng editor. So, pumasa po akong editor. Editor? Opo. Pinagsulat nila ako. Sabi nila, ang sweldo ko ay, nung time na yon ang laki na agad ng sweldo, 15,000 pesos. Wow! O, eto na. Oh. Nung unang araw, nung dapat na pasok ko doon, no, tanggap na, ganyan-ganyan. Simula ka na, inayos ko ng papeles, audition para sa lead role, para sa culminating activity namin sa Tanghalang Binyan. Na-in-love na nga ako. Hindi ako pumasok sa trabaho. Galit-galit yung nanay ko. Ay, na-in-love. Nag-audition ako. Oh. Tapos, nakuha ko yung role. Wow! Mm-mm. Agad! Mm-mm. Eh, kailan ka naman naging, tagalagay ng mga beads ni Franny Zamora? Ayun na po, madam. Umalis na po. Tapos na po yung culminating. Natuwa po si Kuya Franny. So, yung mga kaibigan ko po, na naging close ko po, mga teacher ko po yon nung nag-workshop, meron po kami nga parang barkadahan. So, sinama po ni Kuya Franny sa Makati na ang bahay niya, tabi lang nung Gantimpala Theater Foundation. So, nag-audition na po ako sa Gantimpala Theater Foundation. So, habang nag-a-apprentice ako doon, sabi niya, eto muna gawin nyo para meron kayong extra na meron kayong pangkain, ganito. So, tinuruan nyo po kami mag-beads ng mga gown. So, nagbi-beads-beads po kami. Tapos, pag wala pong bidding sa araw. Mahilig ka naman sa ganun, vocational arts. Tuwan-tuwa po ako kasi ganun po eh. So, hindi rin ako nahirapan kasi kaya ko naman siya. Tapos, habang wala pong bidding sa araw na yan, pupunta po ako sa Gantimpala, mag-a-apprentice po ako pag may rehearsal, taghawak ng tela, ganyan, taong bayan, ganyan, magwawalis, magmamap ng tour. Kasi pa extra-extra ka rin. Apprenticeship po kasi yung program nila. Para matuto ka. O tsaka para po maging member ako ng Gantimpala. So, kailangan mo muna mag-alila. Yun po ang ginawa ko. Tapos hanggang sa... Nakuha po siya sa isang production si Kuya Fran. Siya po yung parang head ng prod design Chorva ng They're Playing Our Song by Singapore Repertory Theater. So, ako po yung dresser, official dresser ni Miss Lea Salonga sa buong production ng 9 months ng . Na-assign ka kay Lea Salonga. Wow. At ikaw ang alali. Yes, ako po taga quick change niya. Meron kaming quick change room na tabi ng ng left stage sa AFP Theater po ito, madam. Tapos ako po ang nag-aayos lahat ng costume niya. Ako po ang namamalansya. Ako nagsisteam. Ako nag-aayos. Nagpipreset sa kanyang quick change room. Pati sa room niya. Tapos ako po ang naglalaban ng mga undergarments niya. Sabihin ko sa kanya, Manang, your costumes are here, ganyan-ganyan. I already washed your undergarments, your stockings, and everything. Ganyan. Inglisan. Opo. Dumugo po yun kay Manang Lea. Kasi, Manang, stop. Ginagano ko siya, stop. I cannot. Kamadam ang mga katrabaho po namin doon. Hindi lang po Pilipino. Singapore at saka British. Oh, that's what... British? Kaya, hindi ko pa masyado kinakausap. Excuse me, pag ginagano ako ng mga... Kasi yung sound engineers po namin ay British. So, British talaga? Oo, British. Hello, Kakai, have you eaten... Sorry. Kakai? Sorry. Choppy. Eh, ganun ko. So, tawa sila ng tawa.
mula sa pagiging alalay. Alalay. Ni Lea Salonga. Paano ka napunta na ikaw na talaga yung nasa harap ng tablado? Pagkatapos po nung production na yon, nung they're playing our song na nagtrabaho kami, sabi na po ni Kuya Franny, sabi rin po ni Tony Espejo na director po, head po ng Gantimpala Theater. Alam mo, Kakay, sayang yung boses mo. Mag-audition ka na, Klein. May gagawing play ang restaging ng Alikabok Me. Si Leslie Gaspi, Tita Girly Rodis, and Ryan Kayabyab. So, mag-audition ka na. So, pinag-audition po nila ako. Ah, wow. Oh. Meron na talaga silang bilib. Alam ba ni Lea na yung alalay niya ay magaling? Nagulat po siya. Kasi nung isa pong namin, yung parang last day po ng show namin, parang cast party, ganyan. Pilit na po ng pilit sila, Miss Mary Ann. Mary Ann Gomez and si Kuya Franny na, kumanta. Ay, pati po yung mga British, saka yung mga Singaporean po namin. Oh, she can sing very well. Gano'n sila. So, sabi ni Miss Lea, ba't ako lang hindi nakakaalam? Banyang gano'n. So, kumanta ako. Kinakabahan ako kasi sa harapan niya. Come on, Kakay. Sing na. Sabi niya, ano yung piyasa mo sa harap ni Lea Salonga? On the Wings of Love ang kinanta ko. Kasi wala na ako maisip. Kinakabahan ako. Ang taas nun. So, tuwan-tuwa siya. Pumalakpak siya, sabi niya. Tapos, niloloko pa ako ni Mother Ligaya. Sabi niya, hey, I didn't know you can sing very well. You're a threat to my daughter. So, tatawa siya. Sabi ko, Mami, hindi naman. Sabi niya, From then on, anong unang-una mong gig? Yun po yung sa theater, yung Alikabok po, the musical. Alikabok, the musical. Okay. So habang first time ko po yun na mag-musical and nag-second lead po ako, nakuha po akong second lead sa musical na yun. And doon ko rin po nakilala yung mga unang-una ko pong naging kaibigan sa theater. So ano favorite role mo? Sa lahat ng mga ginawa mo sa teatro, ang dami nun, ha? Madami-dami. Isa po yun, yung Rosita na role and yung role ko sa Rock of Ages na Mercy. Doon ka nakilala. Opo. Doon ka talaga nakilala ng gusto, di ba? Opo. Kasi ilan lang ang kakayanin ng ganun, eh. And the rest is theater history. Di ba? Dahil andyan na si Kakay Bautista. Mula teatro, ito naman, paano ka napunta ng TV? Ayun na nga po, napanood po nila ako dun sa Music Museum, sa Alikabok the Musical. Tapos, si Direk Ricky Rivero po, siya yung kumontak sa akin kasi naghahanap daw sila na magiging best friend ni Bea Alonso para sa Kay Tagal Kang Hinintay. Yung unang soap nila ni John Lloyd. So, book to na, kinonsulta ko pa sa mga kaibigan ko. Konsulta ko kay China, sa iba ko mga theater friends. Sabi ko, yuko doon, yuko mag-artista, natatakot ako, nahiya ako, ganyan. Sige na. Ito na lang, itatanong ko to, pero pagka maganda yung sagot dito, tatanggapin ko talaga. Magkano po sweldo? Siyempre, importante yung sweldo. Magkano po ba sa sweldo yun? Sige, magsweldo ka ng 4,000 per taping. Hoy, ang laki. Ang sinusweldo ko lang sa 500 per show lang. 500, 600 per show. Sige nga. Sabi ko, sige, mag-audition na ako. Sinamahan pa ako ni China. Which, si China, kuhaan ko po, isa po yan sa mga best friends ko in showbiz and in theater. So, sinamahan niya po ako sa ABS. Nag-audition ako. Kinita ko si Direk Ricky. Sabi niya, dito na si Direk Lore, iniintay ka. Siyempre, kinakabahan ako. So, audition. Tsaka hindi ko po alam kasi yung showbiz nun eh. Parang ano lang ko sa theater eh. So, kinakabahan ako. Sabi niya, huwag kakabahan, kaya mo yan. Bait si Direk Lore. O, nag-audition na ako. Direk, pinakilala na ako ni Direk Ricky. Direk, ito po si Kakay. Napad ko siya sa Alikabok na musical. Sabi ni Direk, nabalitaan ko na, ang galing mo daw doon. Ganyan. Sige, basa ka ng script. Game na tayo, basa ako ng script. Yung script, book 2, ganyan. Basa. Tapos tinignan niya lang akong ganyan. Tapos nakangiti lang, kasi kinakabahan ako, madam. Tapos sabi niya, sige, basahin mo nga ng in-check. Sabi ko, buti lang, mabilis yung utak ko. Sabi ko, paano ako mag-in-check? Di naman ako in-check. In-check po, Direk. Binasa ko niya, Chunay, halawa yung sinchiray po, kung sinchiray. Manong ganun ako. Tawa siya ng tawa. Kung sila siya, ay, kung sila po, kung sila po, ay, sinirahay ka. Ganun. Tawa siya ng tawa sa niya. Sige na, tumayo siya, mag-taping ka na sa Lunes. Totoo po! Lunes, naggap na po ako. Ganun naman talaga. Kasi hindi ko alam yung salitang inchik, paano ko gagawin. Kasi invento mo lang talaga lahat yun. Madami, hindi ko alam kasi, wala akong alam na ibang language beside English and Tagalog, di ba? Correct.
Sabi niyo, kailangan matanggap ako, 4,000 yung sweldo. Oo nga. So, on the spot, okay, ikaw na ang best friend ni Bea Alonso. Sinabi niya agad, mag-taping ka na sa Monday. Ay, ang galing. So, anong diferensya ng TV at teatro? Parang mas tahimik sa teatro. Balita ko. Iba po kasi talaga yung disiplina ng teatro, madam. So, nung nasa TV, nung nag-start ako mag-TV, yung late hours, yung rush lahat ng tao na matapos yung eksena, yung kultura na ganito. Ganito pala talaga dito, mag-iintay ka. Kasi sa theater kasi, kunyari, rehearsal. Mag-rehearse kayo. Eto lang talaga yung oras, hindi ka nalalampas. Tapos, laging sasabihin ng stage manager, okay lang ba, Akas? Okay lang ba? Mag-extend tayo 30 minutes? Ganon. Okay. Ganon talagang meron. At saka sa performance, yun na yun. Yes. Live. Oo, yes. Kung wala talagang cut-cut, hindi ka talaga pwedeng pasabaw-sabaw. Talagang on your toes ka lagi. Tapos, ang napansin ko ng madam sa TV, para kang autopilot eh. Nag-autopilot ka. Ano yung sabihin nun? Yung alam mo na pag scene na, okay, ito na, ako na to. Na mas technical na autopilot. At saka madam, meron kasi tinatawag pag nag-workshop ka is sense memory recall. Kaya sa theater and discipline, kapag nag-rehearse ka, don't mark. Kung anong gagawin mo sa stage, lalo na pag technical week, that's your mark sa show. So, ibigay mo lahat. Rehearsal pa lang. Para yun ang matatandaan ng katawan mo. Pero pag sa TV, ang tagal ng intay mo eh. So, you're autopilot. Walang reference yung katawan mo. Correct. Wala siyang reference. O, ito na, aminan na. Siyempre, iba-iba ang tao. Oo. At parang mas marami ka talagang kailangan pakisamahan sa telebisyon. Opo. May mabuti, may masama. O ano yung mga, sabi mo nga eh, mga karanasang hindi mo kailanman makakalimutan sa telebisyon? Nung nagsisimula ka pa lang. Parang bumalik ako sa high school eh. Kasi may yung binubuli ako. Parang bumalik. Ah, bullying. Kasi, first time ko kasi siguro, nagteteleserye na ako noon. Tapos nakikita na siguro ako sa TV. Gine-guess-guess na ako sa mga episodic na show. Yung mga once a week na mga show, ganyan. So, tuwan-tuwa naman ako. Nag-guess ako ganyan. So, nakaano kasi utak ko na, kunyari, pag ito lang ang sinabi sa'yo yung dadalhin mong costume, ito lang. Not unless tatawagan ka o itetext ka, padala naman o padagdag ng ganito, ganon. Ganon kasi yung disiplina ng theater also when it comes to production work. As in, very, very maayos, very planchado. So, nung nag-taping ako dito sa isang show, tapos, ang text lang sa akin, ito lang ang dalhin mo. Costume requirements, ito lang. So, yun lang ang dinala ko. Kasi hindi na ako nagsobra. Kasi hindi ko nga alam. So pagdating doon, nung tina-check na ng wardrobe, ando na ako, dumating na ako. Sabi niya, oh, ba't ito lang dala mo? Ang sabi ko lang, ito lang po kasi yung tinext nyo. Kayo po ba yung nag-text sa akin? Oo, ako. Ganun agad. Oo, ako. Ba't ito lang dala mo costume? Eh, yan lang po kasi yung tinext nyo. Yan lang po na dala ko. Siyempre, di ako pwedeng sumagot. Baka mamaya, pa-uwiin ako. Walang 4,000. Ayun na. Umiyak ako sa banyo. Mm. Tapos yung time na yun, mabuti na lang, ang kasama ko sa guesting, si Shaina Magdayaw. Mm-mm. Nahuli niya ako paglabas ko, magang-maga yung mata ko. Talaga na mo, sabi niya, Cheng, anong nangyari? Eh kasi kami ni Shaina Magdayaw, nakapagtrabaho na sa kay Tagal Kang Hinantay, so kilala na ako. Sabi niya, Cheng, bakit? Sabi ko, si ano kasi, ano ko yung, hindi ko pa alam yung pangalan. Ah, si ano, mapansin yun, ganun talaga yun, masungit yun, ganun. O si Cheng, ganyan. Sige, erase na, erase, sabi niya ganun. Yamo na. So niya, galingan na lang natin, galingan ko. Ginalingan ko, madam. Ginalingan ko hanggang sa talagang kahit pagod na, katsaka yung pagod, kasi pagod ka umiyak, parang ang sakit ng ulo mo. Ay, ginalingan ko talaga kasi si Derek Wen ang, director ng episode. So talagang sabi ko, nung natapos yung show na yon, nung guesting ko, doon ako nakuha for another soap kasi si Derek Wen ay andun. Parang naulit talaga yung high school, ano, na noong inaapi ka, ang ganti mo, ginalingan mo. Mm-hmm. Diba, ganun din, ano? Siguro buong buhay, ganun talaga. Mm-mm. Kahit sino naman, diba? Patutunayan mo ng patutunayan ang sarili mo. Madam. Yun lang kasi mailalaban ko eh. Mm-mm. Kasi, syempre, work ko to, meron din silang mga sinusunod na mga tao. Parang, nire-respeto ko rin yung ano nila, posisyon nila. Pero, parang nasabihin ko lang sa utak ko, sige nga, tingnan natin. Correct. Ganun. Correct. Para yung utak ko, matitrain siya na, ay, gagalingan ko. Sila na mismo yung, kumbaga, parang meron ng kill them with kindness. Sa akin, kill them with your power. Correct. And your strength. At yung galing mo. And your talent. Ganun. Correct. So, pinagpelikula ka na rin. Opo. Anong favorite role mo sa pelikula nga pala? Ako, favorite kong role yung sa Always Be My Maybe. So, anong plano mo ngayon? Pero ako lang yun eh, yung pag sinisermonan ko yung
yung ano ko, yung best friend ko, ganyan, mga ganon, ganon. Pag minawarla-warla ko siya, very ako lang. Tapos, nung ginawa namin yun, kau na bahala ka kay, sabi ni Direk Dan Villegas. Bahala, dagdaga mo lang yan. Okay. Kasi yung role, very ako. Tapos, Hello Love Goodbye, isa sa mga pinaka-paborito ko. Yun yung sobrang nag-bonding kami nila Catherine, nila Maymay. Nakatrabaho ko si Alden. Tapos, syempre, isa siya mo sa mga top grossing films sa Philippines. Correct, correct. Tsaka, ang saya ng production kahit mahirap. Oo. Papipiliin ka, movie, TV, theater? Theater, syempre. Theater ka pa rin, talaga? Yung sa theater kasi, wala siyang hinahanap na ano eh, na stereotype eh. Hindi ka stereotype. And kahit anong role, pwede ka. So, may mga role naman, pero kahit nga pwede kang maging ganun. Sa TV kasi napaka-stereotype. Kasi hindi commercial. Yes. Oo. So, ito, you can be anything that you can, that you dream of. Pwede kang kahit anong role na. Tapos, I can be myself. Kasi hindi alam lahat ng tao na sobrang passionate ko when it comes to acting, performance. So, doon ko na ilalabas lahat. Correct. At ang pinaka-latest mo sa theater ay? Ang Rock of Ages. Rock of Ages. Ayun. Okay, sige. So, iba-iba ang disiplina at atake, no, ng pagbitaw ng salita. Opo. O linya sa teatro, sa TV, at sa pelikula. Opo. O pili tayo ng isang linya, ha? Mm-mm. O ikaw na pumili ng linya mo. Tapos, iba to mo ng teatro, iba to mo ng TV, iba to mo ng pelikula. Yes. O, sige nga. Ito po, umpisahan natin sa theater, syempre. Gamitin natin yung phrase na, huy, kamusta ka na? Gumanda ka. Okay. O, so, pag theater po, syempre, kailangan bato mo yan. Kasi ang laging sinasabi sa akin ni Tony Espejo, ni Celeste Legaspi, kung ang show natin sa music ay Music Museum, kailangan kang umabot ng kubaw. Ang energy mo. Oh, wow. Ganon dapat. So, pag sinabi mo theatrically yung, huy, kamusta ka? Gumanda ka. Hoy! Kamusta ka? Gumanda ka, ha? Oo! Okay. O so, nga, para akong ano doon, para akong nahipan. Okay, tapos? So, pag TV naman, madam, syempre, naka-box din yon. Tapos, di ba, hindi, kailangan minimal lang kasi kailangan makita yung maganda mong angulo. Tsaka, di ba, minsan konti lang yung camera, so ito lang yung box mo. So, pag nag-TV ka lang, hoy, kamusta ka? Gumanda ka, ha? Ikaw, ah? Oo, gumanda ka nga. Oo. Talaga? Oo nga. Tapos, tama, medyo toned down ng konti. Tondo. Tapos pag film naman, syempre kita yung ngala-ngala mo, laging wide shot, di ba? So, ang laki ng ano kaya, ang laki ng screen. Oo, kailangan, kung medyo maliit sa TV, medyo ano pa dito, medyo may subtlety pa ng konti. Pero may meaning yung bawat galaw mo, tsaka nuances mo, dapat maintindihan. So, huy, kamusta ka? Uy, gumanda ka, ha? Oo nga, gumanda ka nga. Ganun. Ayun. Parang more like mata. Yes, mata-matahan. More inside. Correct. Oo. At kailangan nakaganon para hindi kita ngalangala? Oo, madam. Kasi laki ng ngalangala ko eh. Ang taas eh. Ganun, no? Kailangan nakaganon ka na ko. Uy, kumusta ka na? Kasi laki ng ngalangala. Maubos yung camera, madam. Alam mo itong si Kakay? She's so self-deprecating. You know what that means? Nosebleed, madam. Nosebleed. Self-deprecating. Parang inaapin mo sarili mo. Ano ba yan? Alam mo yan ang susunod natin pag-uusapan. Sanay na. Yung mga hugot, itong hindi nyo alam kay Kakay, doon sa isa naming show, magkasama kami doon. No. Yung mga hugutan ng mga kwentong buhay, yun ang mga ini-edit out eh. Pero eto, pag-usapan natin, saan ba nanggagaling itong mga hugot ni Kakay sa buhay niya? At paano siya nakakaraos, di ba? Yes. Survival ang buhay eh. Pag-usapan natin ang latest na pinagbashbashan sa online. O, paano niya nahahandle yung ganon? At pinatawad na ba niya ang kanyang mga magulang? At yung mga boyfriend? Ay! Alam mo na. O. Boyfriend! Ay! Baka magising yung mga magulang ko. Ay, dapat mo nga silang gisingin! Pisunog yung kapitbahay niyo, baka kayo madamay di yan! Nakaw! Maupo ka. I am girly. Ready ka na ba sa interview mo? Yes. Energy. Energy. Oh.
With the life seemingly going back to pre-pandemic freedom, Israel opens its doors to a warm welcome to tourists. With us today is Deputy Director General Ilan Marciano of Israel's Ministry of Tourism, who will be sharing valuable insights into the hidden gems of the country, as well as potential tourism that Israel has to offer. Everywhere you go in Israel, you find a piece of wall or a piece of anything historic. Open for business with Cesar Vallejos, Sunday, 9 p.m. Ibang klase ang pinagdaanan ng isang kakay bautista mula sa pagkabata sa Santa Ana, Maynila. Anong pinaka-grabing naging intriga sa buhay mo? Feeling mo? Yung ano, tungkol dito sa guy na foreigner, I think. Na hindi ko na pwedeng banggitin ang pangalan. Okay. So, yun na pinaka ano, isa sa mga very traumatic na experience sa show business na. How bad did it get? Like, super bash? Kasi, madam, gusto ko na mag-quit ng showbiz kasi first time ko mag-anon eh. Kasi, ako yung tao na, wala naman akong ginagawa, nagiging totoo lang ako sa inyo na, yun talaga, yun eh. Kumbaga, parang ano ba gusto nyo, peke? O ano, mas gusto nyo bang maging ano ako? Eh, ganon. Kasi nga sabi ko nga, siguro kung sa iba nangyari yun, yung mas maganda, tsaka mas sikat, eh baka hindi naman ako nabash ng ganon. Pero, yun, parang ayoko na. Tapos naisip ko lang na, hindi pwede, sayang yung kita. Kasi mas malaki talagang kita sa showbiz. So, ayoko na talaga mag-artista nun. Parang naghahanap na ako ng trabaho abroad. Wow, really? Nagtatanong na ako. Umabot sa ganun? Ayoko na talaga. Pero naisip ko na, ambisyosa pala ako. Ambisyosa pala ako. Gusto ko pala magkaroon ng sariling bahay. Tsaka ano, hindi pala ako dapat sumuko. Ganun. Aba, hindi naman sa ambisyosa. Uh-huh. Hindi talagang yun ang pangarap naman ng karamihan. Gusto ko ng... So, umiral pa rin yung pagka-logical mo at saka practical, no? So, anong natutunan mo doon? Lilipas din ang lahat? Lilipas din at saka natutunan ko talaga yung sinasabi nga madam sa interview na ang ganda ko talaga. Char. Oh, totoo, no? Di ba? Alam mo, beauty is in the eye of the beholder. Di ba? Natutunan ko talaga, madam, na kapag ang tao talaga, hanggat hindi siya sumusuko sa sarili niya, kasi pwede mo sukuan ang ibang tao, eh. Pwede kang sumuko sa ibang tao, sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo, sa mga katrabaho. Pero hanggat hindi mo sinusukuan ang sarili mo, may chance. Kailangan ikaw mismo na, hindi, kaya mo pa. Hanggat di mo, may chance kang makamit ang anumang gusto mong makamit. Mas deserve na natin yung iisipin natin, yung ano natin, mental health natin. That's so true, no? Ang mental trabaho. Health ay napaka-importante. Yes, madam. Kaya maganda yung parati kang masaya. Mm-hmm. Pipiliin mo na rin talaga, eh. Tsaka no? Yung mga kasama, madam. Yes, tsaka yung mga kasama. Yung childhood trauma mo, na inaapi-api ka sa itsura mo, syempre ngayon, wala na silang masasabi. Ang ganda-ganda mo na, girl. In your case, ikaw na mismo nagsasabi. Ikaw na nga mismo ang pumipinta sa sarili mo kung minsan. Pero iba na ang hawak mo sa sarili mo, di ba? When it comes to that. Yes. Paano mo ginawa yon? Madam, kasi parang nung pa-high school, dun ko talaga na kasi kung lagi ako maawa sa sarili ko, kung hindi ko pagtatawanan mismo kung ano yung mga flaws ko, kung hindi ko i-embrace, high school pa lang eh, inuunti-unti ko na, kasi sabi ko, paano pag nag-college, lalong maraming laitero dun? Diba? Kailangan mo lang talagang i-build yung confidence mo on your own. Lagi mo dapat ini-embrace yung mga attributes mo, yung mga magaganda sa'yo. Pag titingin ka sa salamin, bangit ang bibig ko, no? Pero ang ganda ng mata ko. Yung parang lagi kang may mahanap sa sarili mo maganda. So, yes. Siguro, pinupuno ko ng ganon, napuno ko ng ganon, hanggang sa pinagtatawanan ko na lang. Kumbaga, sabi ko nga, hindi na ako nasasaktan pag sinasabi yung pangit ako. O kaya, ganito yung mukha mo, ganyan. Mas nasasaktan ako pag sinasabihan ako ng yung tamad, ganyan. Pag yung mga ganon, pero pag physical, hindi na. Tinatawanan ko na lang. So, pagdating sa set, sa showbiz, yung mga nang-api rin, yung struggle mo paakyat, di ba? Hanggang sa nalaman nila, ay, ang galing pa lang talaga ni Kakay. So, ano naman ang life lesson doon? Iba-iba po kasi ang industriya, di ba? Siyempre, showbiz. Sa natutunan ko, sa kanya-kanyang mundo ng iba't ibang tao, meron talagang mga ano, meron talagang mga mananakit sa'yo. Pero, nasa sa'yo yun eh, kung paano mo sila i-handle. Pero ang isa sa mga, nabanggit mo na kanina, yes. Like mental yes, health. Yes, madam.
Si Kakay kasi, nagkwento siya sa akin na meron siyang mga something, di ba? Pag dumadating na sa edad, sa mga kaedaran natin, meron ang mga issue. Nararamdaman. Ay, pero ang ibang mga mas bata, may ganyan na rin. Yes, ha? Madam. Oo, ikwento mo nga kung ano yung sitwasyon mo. Kasi nung una, di ba, hindi ko rin masyadong maintindihan. Oo, kasi madam, nagkaroon po ng trauma yung likod ko nung bata ako, nung high school. Feeling ko doon nag-start na para akong nirarayuma buong katawan. Hanggang sa lumala siya nung college. Pagka tumataas po yung emosyon ko, galit ako, masaya. So bigla na lang po akong nagsisissure. Seizure? As in nangingisay ka? Opo, pero hindi po siya yung seizure na ganon. Yung ano po siya, ang tawag po doon parang absent. Yung parang sa loob. So lahat po nung seizure na dapat makikita mo, visual, ganyan, eh nasa loob po. So may tremors po, ganyan. Na ikaw lang ang nakakaramdam. Ako lang. Hindi nakikita sa panlabas. Yes. So, parang internal na pangingisay. Yes, opo. Oo. So pag ganun po, para po akong tulala lang. Tapos pag ginanon mo ako, wala akong ganun. Tapos, pero pagka natapos na siya, babalik na ulit ako. Normal na ulit. Parang walang nangyari. So pagka nasagad ako, like emotions and everything, lahat. Tapos sunod, doon. Pero pagka maganda yung wala akong, hindi ako nag-anxiety, or wala akong masyadong iniisip, or clear na clear yung mind ko, happy yung ano ko, nababawasan siya. Sabi po kasi nung therapist dati na tumingin sa akin, yung naapektuhan po sa brain ko is yung emotions. So, any extreme emotion. Kaya po pag nagalit ako, kaya lagi yung pagka nagsasalita ako, galit na yan, hindi, nilalabas ko. Kasi the more na sinusuppress ko yung feelings ko, the more na grabe yung ano, sa loob. Sabi niya sa akin dati, 10 years lang daw ang buhay ko. Baka pwede ako mag-aneurysm, ganyan. Mm. Buhay pa ako, 20 years na, guys! Oh, oh. Still years! Siguro nga talagang pagka okay yung mental state ko, kumakalma din siya. So paano yan pag umaarte ka, eh kailangan kodo bigay? Madami nang may nangyari na sa akin na pagkatapos ng eksena, bumagsak ako. Ah, marami. Oo, marami na ako instances na ganun. Kaya nga sinasabi ko na the mind is such a powerful tool. Iyan ang pinaka-powerful sa'yo. Kaya mong kontrolin eh. So meron akong isang show sa Rock of Ages na nagbe-blur na yung paningin ko. So, patapos na yung Act 1. Patapos na Act 1 ending na. So, nakumapit na ako dun sa ganun. Di ba may ganun doon direct, may ano dyan. Hawak na akong ganun. Tapos nagbe-blur na. Tapos ninihit ko na yung mataas. Yung, maghihintay, ganun, yung kanta. Tapos, talagang nagte-tremor na ako. Sabi, sa isip ko talaga, tapusin mo yung kanta. Tapusin mo. Pag blackout ka, buti na salo ako ni Loy, yung co-actor ko, kasi tatamo yung ulo ko dun sa bangko. Tapos yun, ano na? Bumagsak ka talaga? Bumagsak talaga ako. Pag ganon, nasalo niya ako. Kasi sabi ko, uy, please, tapusin natin yung kanta, tapusin natin. Sabi ko ngayon nga eh, kung kaya ng utak kong labanan, lalabanan ko. Maglalaban silang dalawa, utak sa utak. Oo. So parang, ayun, salamat at nagagawa ko. Salamat at nagagawa ko ngayon. Correct. Mm. So far, wagi ka rin naman sa pag-control din. Ay, yes. Ikaw pa. Kontrolado mo nga lahat ng nangyari sa buhay mo. Iyan pa. Pero parang that's your most challenging. Yes. Challenge. Yes. Di ba? Mm-mm. Sa buhay mo. Lalo na pag may show, madam. Lalo na pag yung live. Eh, yung pagiging single, hindi ba challenge din? Ganun eh. Napunta tayo sa single. Yung pag-uwi mo, eh, walang yumayakap sa'yo. At saka, magsasabing, dear, coffee, tea. Naku, buti na lang madami akong unan, madam. Marami kang unan. Madami akong unan. So, anong tingin mo? Mag-aasawa ka pa? Parang ano, madam? Parang, di ba kinasagot ko yun na may dumating. Go. Pero kung wala, kumbaga planado ko na yung buhay ko. Parang ito na yung gagawin ko. Pag 60 na ako, 50, ganyan. Mm-mm. Pero hindi ko na siya pangarap. Pero Hindi ako bitter. Happy ako pag nakakita ako ng... Eh, marami ka namang tinutulungang tao. Alam mo yung mga walang mga asawa, yan ang mga sumasagot sa pangangailangan ng pamilya. Di ba? Buhay ang mga single. Ako, ewan ko ba? Eh, bakit ba yung iba? May asawa na, pero sila pa rin. Ganon. Oo. So, okay ka naman sa ganon na tinutulungan mo yung pamilya mo. Oo, hanggang madam. Ngayon. Kaya ako nagsishowbiz pa para sa pamilya ko. Yung kwento mo, kwento ng ordinaryong Pilipino eh. Nagkataon lang, nasa TV ka, nasa pelikula, teatro, pero yung kwento mo,
ordinaryo yan sa bansa natin, ano? Oo, totoo, madam. Oo. Kaya pagka, alam nyo, pagka gumawa ng libro si Kakay, eh una, kailangan mauna na silang lahat bago mo i-publish yung libro mo, di ba? Humingi na lang tayo sa kanya ng ano, ng dedication sa buhay, sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Handa ka na ba? Antabayan? Antabayan na ng... Ano man ang iyong gustong gawin, gusto mong tumula, pwede ka rin tumula. Okay lang yon, abangan. Nadami ng problema, parang ang hirap ng huminga, di ba? Minsan, pakiramdam mo, hopeless na. Kaya dapat, ihayag ng saloobin, himayin ang hinaing, alamin ang pwedeng gawin. Mag-reality check tayo. Mag-i-enjoy kayong tunay dahil kahit mali ang sagot mo, pwede kang manalo. Please welcome our Tara Gamers, the Pentagon Drivers! Kunyari, gusto mo kayo si Diana? Sa akin, libre yan. Yeah! Wow! Ikaw ni, kunyari, si Amiga at yung pasero mo. Sisingilin ko pa rin po. Yeah! Anong city ang kilala bilang pinakamatandang syudad sa Pilipinas? A po. Bakit mo sabi vegan? Because... that's where it all began. And this is Tara Game! Agad! Agad! Level up! Baka magising yung mga magulang ko. Ay, dapat mo nga silang gisingin! May sunog yung kapitbahay niyo, baka kayo'y madamay din. Yan! Nakaw! Maupo ka. I am Girly. Ready ka na ba sa interview mo? Yes. Energy. Energy drink. Oh. Living in the milk. Ah. Hi, nako, Kakay. Ang masasabi ko lang, ikaw ang nagwagi. Hindi ba? Hindi mo ba feeling yon? Parang nasa isang Sharon Cuneta movie. Yes. Na parang, okay, inapi ako. Yes. Inapi ako. At talagang pinaiyak ka. Hindi ba? At pagkatapos, nilait-lait ka. Pero tingnan mo naman, ngayon, ini-interview na lang kita. Ah, di ba? Madam Corina yan. Oh, tsaka may earrings na ako ngayon. Oh. Gusto kong perdible tong likod ko. Gusto kong bulutin ito. Akin na lang, di ba? O, tingnan nyo naman mga aritos. Ganun na lang. Siyempre, ang buhay tuloy-tuloy pa rin ang challenge. Hindi pa rin, kailangan pa rin nating magtrabaho, yes, right? Opo. Pero aminin mo, girl, ang layo na nang nirating mo. Opo. Ang kinis-kinis mo na. Oh. Ang layo doon sa mga panahon ng Santa Ana. Tsaka hindi na ako masyadong ano ngayon, mukhang pangkarera. Ano ba? Pang beauty contest ka na ngayon. Yes. Pang beauty queen na, diba? Ako yan. Pang beauty contest na. Napatawad mo na ba sila lahat? Ay, oo. Oo, madam. Mm-hmm. Iniwan ko na yan sa past lahat. Kasi nga, syempre, hindi ka naman talaga makaka-move on sa buhay kung andun ka lang, stuck in the past ka lang, eh, diba? Oo. Kailangan mong mabuhay sa present time. Kasi the more na na-stuck ka doon, hindi ka talaga mabigat yun eh, iwanan mo. So ako, iniwan ko na lahat yung mabibigat. Kasi gusto ko pang umalago eh, para sa pamilya ko. Gusto ko pang gumanon para sa ikagaganda ng buhay ko at ang pamilya ko. At para sa ekonomiya. Yes, pangdagdag din yan ng mga 4,000 na sweldo. Wala nang 4,000, nasa 400 ka na eh, di ba? So hindi pa, malayo pa ang balak mong... ilakbay. Opo, kung hanggat kaya kong kunin at hanggat kaya kong maging katrabaho, why not? Why not? Magkatrabaho tayo. Correct. Mm. So ngayon, dahil siya ang nagwagi. Ako ang nagwagi.
nagwagi. Yan ba ang kakantahin mo ngayon? Hindi ako, po. Ako, nagwagi. Well, hindi yan. Ito kasing napili kong kanta, madam. Ito talaga ang paboritong awit ng mga nagte-theater. Ah, oh. Kasi ang awit na ito mula hango sa isang musical ni Kate de la Cruz, the musical. Ay, na, pinanood ko yan. Ang kanyang buhay talagang kung paano niya minahal ang kanyang trabaho. As in, wala akong masabi sa ganda ng kanyang buhay at kakulay ng kanyang buhay. Kaya para siya nagsilbi ng inspirasyon, si Mami Kate, sa lahat ng mga nagtitheater. So isa to sa mga pinakapaborito kong material. At ito rin ang unang-unang role na ginawa ko. Oh, wow! As a workshopper. It's symbolic. Yes. It's symbolic. Symbolic. Okay, napag-usapan si Kate de la Cruz, nag-iisa, at ito naman ang nag-iisang Kakay Bautista. Yes, ladies and gentlemen, this is me. Ang lingap mo'y hahanap-hanapin sa entablado, minsan ay saan.